Okay, so all ito yung area na tinatambayan ko pag nakabakasyon ako. Dito lang ako tumatambay na masyado namamasyal. So ito yun, may puno kami ng durian, katatapos lang nagbunga, katatapos lang na harvest ito. Pero may mga bulaklak na naman. So dito ipapasyal ko lang kayo ng konti. So yan yung alaga namin, free range lang siya. Napakulan lang, tapos babalik sa bahay pag gabi, hapon. So ito yung pinagkakabalaan ko, dito lang ako nakafocus pag bakasyon. So ito sila. Yun. Sayang din natin abutan yung harvest season ng mga prutas, rambutan, durian, lansone, saka yung mangosteen. Kasi yung last na harvest is 2 months ago. Tara, punta tayo dun sa baba. So, tara, baba tayo. Bali ito, paggagawan ko ng hagdan. Papasimento ko para hindi madulas pag umulan. Hindi pa tapos, pero naumpisa na ito nila. Yun, hanggang pababa. So ito, makikita mo yung mga puno ng rambutan, durian. Tara, punta tayo dun sa baba. So dito tayo ngayon sa baba, guys. Yan. Saka yung source ng tubig namin dito. Yan. Hindi na kami bumibili o nagbabayad kasi ito is flowing water, so spring. Source water namin. Bali ito, galing siya doon, yung may saging na yun. Nandun yung source ng tubig. Nandun yung spring. At dito namin dinala para maligo, maglaba. Ayan. Continuous yan, guys. Walang konyan. Walang pinto. So, ideal dito yung gagawa ng fish pan, no, kaya konting pool yung, o kaya pwedeng gawing resort pag may pera ka. Yun, bali yun yung goathouse namin, nakita niya yun. Actually, mayroon tong source na tatlo. Pero yung iba, medyo malayo na. Doon banda. So, ito lang pinakamalapit. So, abundan tayo sa tubig dito. Ito yung tambahin namin pag walang ginagawa. Dito kami umiinom. Yan. Dito nagkikwentuhan ng mga mahangin na kwento. Tsaka meron kaming naintog mo. Yun.
saka dito yung bahay nung mang nakatira dito. Siya nagmi-maintain. Tuloy ito, malapit lang sa highway. Kung naririnig nyo, may masasakyan. Kaya, very accessible. Tara, pasok tayo dito sa Munting Kubo. Yun. Meron lutuan. Para sa tubig. Yan, kahoy. Saka... Saka yung kwartong tutulugan namin dito lang. So, probinsya ang dating. Anyway, sanay naman tayo sa probinsya. Ito pala yung tinatawag nilang landahan dito. Landahan means yung niluluto yung kopra para instead na ibilad, lulutuin para matuyo saka ibenta. Dito nilalagay yung panggatong, dito nilalagay yung mga kahoy para lutuin dyan sa loob. So, tayo dito banda. Yan. Dito. Hanggang ngayon, hindi pa nagpipisa. So, yung mga ibang manok namin, andun na sa kabila. Dinala ko na para malaga ng maayos. Dito, puro inahin na lang saka tandang. So, wala ka nang makitang manok masyado dito. Doon, merong konti. Dito, meron din. Merong walong itlog. Dito meron din. So guys, punta tayo dun sa kabila para tingnan natin kung may pwedeng kuning buko. Kasi matagal-tagal na akong nakatikim. Baka mayroong makukuha tayong medyo mababang puno. So dito tayo banda. Ito pala yung caretaker ng mga kambing. Call! Oh, ito yung nagbabantay dito. Siya yung tour guide. Asan ang tamo kuha? So, boss? O, makuha sa tagkuhan. Buho pang kuhan. Saan tayo kukuha? Doon? Kukuha muna kami ng panungkit bago ka namin susungkutin yung mga buko. Okay, tara. So, may dala kaming itak if in case merong mga ahas-ahas dyan. So guys, ito din pala yung isang source ng water dito. Ito, lakas din ng tubig.
galing dun. Ayan o. Bali, meron kaming tatlong source ng water. Makita nyo, yan, lakas. Spring din yan. Guys, kukuha na kami ng panungkit. Ito yung buho na tinatawag, magaan lang siya. Isang uri ng bamboo family na panungkit. So, medyo madulas, kaya ingat-ingat lang tayo. Tol, no, okay ka lang? Guys, doon pa tayo banda. So, tara. Dandaan lang tayo kasi madulas. Kanina nadulas ako. Dito talaga dito sa probinsya namin. So guys, ito yung napili namin. Medyo dapat sa sungkit, medyo maliit lang yung puno para hindi mabigat. So yan, kukuha namin yung peraso saka kasi may paggagamitan din ako. So dito sa amin, hindi na binibili itong mga ganito. Kinukuha na lang. Sakto na ba na? Umbo man siguro? Ha? Pusumpayan pa. Sakto na, no? Asa mo yung panis? Sungkiton lagi. Sungkit. Pero magkuabugo pang watugan sa manok ba? Akong dadun dito. So guys, balik na kami sa taas. Nakuha na namin ang panungkit. Next, susungkitin na namin yung buko. Kasi mahirap akyatin. Walang hagdan. Ito, konti lang, pero dadagdagan pa to. Wala, kaway-kaway po diya. Ila kabok, mga 10 na no? So guys, tuwing hapon papasok na lang sila dito. So ito yung mga alaga ko. Ito yung buck namin, si Maximus. So siyang upgraded goat.
So ito yung mga unahin. Saka ito. Bale itong white, ito lang yung buntis. Bale next month mga anak na to. Ito yung babantayin namin para hindi ma tulad sa nakaraan na namatay yung mga bakling kasi napabayaan umulan, hindi nakasunod sa nanay namatay. So itong routine ko guys sa buong araw ganito lang. So umaga pakakawalan, hapon babalik na isasara at bukas muli. So guys, thank you for watching. Sana supportan nyo mga video ko pa. At abangan nyo mga bagong uploads namin. Para sa susunod na video is updated kayo. Thank you guys. Ingat po tayo lagi at God bless.